ang lahat. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan sapagkat kami mahihinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinunang Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing, sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga turoy, hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal
yao ang aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo'y tinutuwid, agad kayong napupuot at niayo nang tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki'y ihain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin naman ililigtas ang lahat ng masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magpaliklob na tunay. Nagbubuhay kami sa'yo, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pelakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Tunay nga po na ang mga salita ng Diyos, ang mga pagbasa sa bawat pagdiriwang ng banal na misa ay sumasagot sa atin pong kasalukuyang sitwasyon o kasalukuyang nararanasan. Lagi po itong tumutugma maging sa personal o individual nating karanasan. Kaya ganun po kahalaga ang pakikinig kung hindi ka man nakakapagbasa ng Biblia. Sa loob ng misa, makinig ng mabuti sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagpapahayag namin, no? Kapag binabasa namin ang Ebanghelyo, binabasa ng lektor yung unang pagbasa, kailangan natin mas maging attentive dahil nandyan na ang mga salita ng Panginoon na sagot sa iyong pinagdaraanan. Ngayon, tingnan po natin. Sa sitwasyon natin ngayon, minsan po talagang bahagi na po ng pagninilay itong nangyayari sa paligid natin. Madalas sinasabi nyo, hindi pwedeng makisangkot ang mga pari, ang simbahan sa usapin ng politika. Pero yan po, kailangan maging malinaw, yan po ay aming moral obligation na gabayan ang bawat isa sa tamang pagpili. Kaya nga, di ba, hindi po kami sa simbahan, wala tayong black voting. Kasi hindi po pwedeng idikta namin kung sino ang dapat na iboto ng simbahan. Malaya kayong gawin yan. Kailangan lang talagang magpatuloy na magbigay ng pangaral, magbigay ng mga alituntunin o gabay ayon sa utos o mga tuntunin ng Diyos. Sabi sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaías, kasi marami na sa atin ang nag-aaway-aaway, marami na ang talagang, minsan sinasabi niya po, aalis na lang ako sa simbahan dahil sa paring yan. O kayo mismo, magkakamag-anak, hindi nagkakaroon ng paliwanagan o respeto sa pinipili ng bawat isa. So napapasama tayo. Ang sabi sa unang pagbasa, tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Ano ba yung mga masama? Ngayon, ang dami natin mga social media posting, mga fake news, mga nakakasira ng dignidad, ng moral. Pero po pwede rin, ano bang ginagawa mong masama ngayon na kailangan mo nang itigil? Yan ang sigaw ni Propeta Isaías na ipinasasabi ng Panginoon na mas maganda, sabi, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairali ng katarungan, itigil ang pangaapi. Tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. So kung mayroon kawalan ng hustisya, pangaapi, hindi pwedeng manahimik ang simbahan. Kasi kayo po, tayo din, lalo tigit ang mga may hirap, ang patuloy na naghihirap. Ang sabi naman sa atin pong Salmong Tugunan, sabi, no, ang masunurin sa Diyos, sasagipin niyang lubos. Pero may bahagi din dito, ang sabi, pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot.
at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. At sa Ebanghelyo, maganda rin po, paalala din ito, lalo tigit sa aming mga pari, sa simbahan. Pero kailangan ninyong intindihin ng mabuti, ha? Nagkakamali din kami ng aming paghatol, yung judgment namin. Meron din kami mga panahon na meron kaming maling mga discernment. Okay? May mga decision din na hindi nagiging tama. Kahit nga maging yung aming pamumuhay, mayroon kaming lifestyle na hindi tugma sa aming pong pagiging pari. Pero hindi yan dahilan para tumigil na kayo sa pagsisimba. Hindi yan dahilan para umalis kayo sa pagiging katoliko at kumampi sa mga tao na nangangako sa inyo ng magandang buhay. Kasi ang sabi ni Jesus, tandaan po ninyo ha, ang sabi ni Jesus, ang mga eskriba, mga pari, sila yung kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Ito po, maganda ha. Gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Pero, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. Sapagkat, hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Malinaw po ba? Kasi malaking kawalan sa iyo kung dahil sa pari, aalis ka ng simbahan. Lalo tigit, kung dahil sa politika, aalis ka ng simbahan. Eh kung ang sinasabi naman ng pari, base sa mga tuntunin ng Diyos, bakit mo titingnan yung nagsasalita at hindi yung salita na nanggagaling sa Panginoon? Ano, minsan, alam nyo, napapaisip din ako, no? Kapag lahat idinudulog po ninyo sa pari, no? Lahat. Buhay nyo, personal life nyo, love life nyo, financial problem ninyo, health problem ninyo, paghingi ng trabaho, pag mag-a-apply, gustong makapasa ng board, lahat. Father, pagdasal nyo kami. Father, pagdasal nyo kami. Pati nga patay, lahat. Inilalapit nyo pa, no? Minsan naiisip ko lang, bakit pagdating sa politika, wala kayong tiwala sa simbahan? Yung parabang, shut up, Father. Napapagnilayan ko lang, no? Pagdating sa ganitong, huwag kayong boboto ng magnanakaw, papatay, nakikiapid. Eh, hindi naman pari lang yung nagsasabi yan. Tuntunin ng Diyos yan, nasa sampung utos yan. Gabay yan. Pero pagdating dyan, napapaisip ako, no? Parang biglang wala kayong tiwala sa simbahan. Magandang ano, no? Magandang point of reflection din naman para sa aming mga pari. Kasi baka nga, no? Hindi namin isinasagawa ang aming ipinangangaral. Magandang pagnilayan din namin ito. Hindi lang ang mga leader ng pamahalaan, maging ang mga naitalagang lingkod na mga leader ng simbahan, kailangan natin itong pagukulan ng pansin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Hmm.
Mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain ng may kababaang loob at walang pagmamagaling. Atin pong itutugon, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipangaral ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Atin nawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda, at mga nangungulila. Manalangin tayo. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sa ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming iniihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon
O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Pamanaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paghalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin dagdagan mo at tulungan mo kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. And all.